Magandang araw, Ka-Gitara. Ako nga pala si Allen. Ang share ko sa inyo ngayon ay yung paggamit ng tom pag nagba-bar chord. Marami tayong makuha sa paggamit ng tom. Mamaya, share ko sa inyo. So, bakit kailangan natin gamitin ng tom? Eh, meron ng traditional way pag nagba-bar chord, di ba? Tulad nito. So, paggamit ng tom, ito yung underutilized na part ng kamay natin, tong finger na thumb natin. So, hindi siya common, no? Hindi siya, ito yung least na traditional way, kumbaga. G, A. Paano pa tayo nagba-bar chord? Ito yung common. May root note siya, then yung chord. Yung A, then yung dalawa sa baba. Yung E, tsaka yung B. Strings ng first part. So, paano natin i-apply yung thumb? So, pag nag-thumb tayo, example natin muna yung F major chord. So, yung root note natin na gamit yung index finger, palitan natin siya ng thumb. So, pwedeng gano'n na. Wala siyang pinagbago. Ganun mo lang. Same pa din siya, nakalapat tong index finger natin, naka-bar siya sa dalawang string sa baba, then ganun. Tom. F, G, A, B, C. So, ganun lang. Tom na. Pero normally, nakita mo yung mga uncommon shapes na ginagamit ng mga gitarista like nila John Mayer, Prusante. Ito, yung F major nila. Tapos tom. Tatlo lang. Ito ang tinatawag na triad chord ng root, F, octave siya, A, then C. So, 1, 3, 5. So, tapos may tom. Ako, mas gusto ko, mas prepare kasi ito yung parang famous o yung sikat o laging ginagamit pag ganitong shape ng thumb ng F major o ng major chord pala. So, yan na. Ano bang makukuha natin pag nag-thumb tayo? Mas madali natin masususpend o masususpend, ma-apply yung suspended sa chord katulad na itong F. O, ito pwede naman siya ganito. Pero sabi nila, mas cool. Mas cool daw yung ganito eh. Cool. 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 So, mas okay. Ito, hindi ko na ginagamit pa, pero kung mas malaki yung finger mo, yung index mo, at yung thumb mo, mas nararapsya sana eh. Kasi maganda. Pero okay na ito kahit tatlo lang. Pero kung gusto mong panoorin yung triad ko na basic ng major minor, pwede mong i-check dito sa taas. Paano naman sa F minor? So, ito yung F. At yung tatlo. Ito kasi yung third ng 1-3-5 triad. Ipa-flatten mo lang daw pag yung minor. So, dalawa na siya. So, ako, pwede mo siyang i-ganon. Tapos, dalawa. Minute ko na yung sa baba. Yung E string o yung first string ng first fret, nakamute na yun siya. So, yung index ko, ipa-flatten ko na o ibabar ko na. Then, itong one o first root o yung root note ng F octave. Tom ng F. Diba? Yung mga parang lagi mong nakita. Parang ganito. So, gumagamit talaga kung talaga yun may laging may tanong. Kasi gay eh. So, anyway, sa B shape naman, o yung A shape, tapos na yung B, flat, B, C, D.
itong thumb natin, instead na itong E, ito yung root note ng B flat o yung B chord. Ibabar natin siya ng thumb. So, namumute na yung E string o yung 6th string sa taas ng first fret. So, yung A, malangan natin, palabasin yung tono. So, same. Ito kasi, kasama lahat dyan, kasi sa baba. Tapos itong tatlo. So, same siya. Yung thumb na ganitong shape ng mga A shapes, B shape. Pwede mo rin ma-apply ka gitara, mga suspended tuna chord. Nandito ka na sa shape. So, parang ganito. So, ganun lang din. Ganitong shape ng mga gitara, minsan ginagamit. Ang ganitong shape, hindi ko siya ginagamitan ng thumb kasi normally, sa mga pentatonic scale, pwede mo i-check ito, yung basic blues na tutorial. So, pag ganito na siya, B-flat yan. Mas prepared ko itong triad na shape na ito ng inversion ng B-flat. Itong tatlong string. Hindi na ako nagtatamp. According lang, pero pag haluan mo siya ng mga grace note or scale ka. So F, B flat. So, yung nga gitara, aside dun sa pagbabar chord, yung pag-substitute ng paggamit ng thumb ay marami ring benefits. Part dun sa pag nag-suspended chord tayo. Meron din yung pag-mute ng string, lalo na pag mahaba yung thumb mo, be-bend ka, nag-a-apply ka ng bending technique. So, mumute mo yung sa taas. Yung mga unwanted sound yung mapalabas. Diba? Pag nagpo-pull up ka, pull up hammer combination. So yung last din yung paborito ko pag yung nagigitara ka na kanta, jajamming kayo, puro bar chord. Minsan nakakamagot na rito sa backhand mo, stress na siya dahil sa kagamit ng bar chord. Ina-alternate ko talaga yung paggamit ng thumb. So yun lang kagitara, sana may nakuha ka. I-like, i-share mo itong video na to at ma-inspire pa gumawa pa ng mga future videos natin. Salamat at ingat ka palagi.